Hello po. Welcome po sa Tech Pupup Channel, ang channel ng mga farmer na magaling. Ito po yung update sa ating mais na pinitas po noong February 24. Ngayon po ay March 8 na. So, 8 days na po siya na nandito sa nakalatag sa pinagpitasan. Hindi pa natin siya pinapa-unshell kasi kwan. Idrinadry pa natin po siya. Hopefully, 13 days isasapo na po natin. So, alam ko na maraming nagtatanong, maraming gustong makita yung kalalabasan ng ating ginawang pagtatanim ng mais. Ang nakita ko po dito ay kumulubot siya, pero yung kanyang napakatingkad ng kanyang kulay, orange na orange po siya. Hindi siya yung parang yellow, kundi parang orange po yung kanyang kulay. Ito ay kapag hindi karaniwan na kulay ng mais. Marami tayong nakikita mga trinadre na mais, pero ito ay hindi pang karaniwan. Dahil magta 13 days na po siya dito na idrinadry natin. Pero ang ganda na po ng kanyang kulay. So, baka bukas ipapasako na natin ito para ma-treasure. Maalis na sa kanyang kwan. Sa kinakakabitan nito. So, dito, ang target natin dito para hopefully kung ma-reach natin yung number ng sacks na 150, siguradong maka 8 tons po tayo. Pero pag hindi tayo abot ng 150 sacks na ganito, dapat yung ganito, makaabot tayo ng 150 sacks. Kasi sigurado na yun na pag may 150 na sako na ganito, labas na tayo sa 8 tons na sa isang hektarya, 16 tons. Ito kasi kalahating hektarya. So kapag nakakuha tayo ng 8 tons dito, nakuha natin yung target natin na 16 tons sa isang hektarya. Maraming nagtatanong sa inyo tungkol sa kung paano mag-spray ng foliar, kung paano magtanim, kung paano yung gagawin natin yung process ng pag-aabono. Pakibalikan po yung ating mga una-unang video para makita nyo po. Pero sasabihin ko po yung mga hindi detalye, pero magbibigay ako ng kalaman tungkol sa kung anong ginawa natin dito noong nag-umpisa tayo. Marami nagtatanong sa kung pwede pa bang magtanim ng mais. Actually, plano kong tamnan itong kalahati. Yung kalahati lang, yung bandaran lang, yung tatamnan ko ng pakwan at saka melon. Ito, susubukan nating gawin yung zero tillage na hindi na aararuhin. Papatubigan ko ng ganito, tapos tatamnan na po na ganito. Maraming mga hindi naipitas kasi sa kapal halos ang dami dito ang kwan, hindi napitas ng mga tiga-tikas natin. Pero eto, nung tinanim po natin, after 7 days nag-abono na po tayo kagad, tapos 8 days nagpatubig. Then sa ika-18 days nag-spray tayo ng pangpamatay damo, yung glyphosate or demolition. Tapos 20 days nag-abono ulit tayo, at 19 yata nag-abono ulit tayo, tapos patubig. Sa ika-20 days tayo kwan, nag-spray ng power grower at anaa. So alam nyo, maraming nag-aabang din sa resulta ng aking ginawa, kasi yung aking katabi na nauna nang nag-harvest, na benta na po niya, tinanong ko kung ilang tonelada yung kanyang nakuha. Parehas kong kalahating hektarya, pero ang sabi niya mas makapal ito kaysa sa kanya. Kaya nung tinanong ko kung nakailang tonelada siya, ang sabi niya sa akin kulang 5 tonelada. So siguro
Hindi ko lang alam kung kwan. So kaya ito, sabi niya, mas malayong makapalit tong sa atin kaysa sa kanya. Kaya ang sabi niya, mas marami yung mapapagbentahan o mas marami yung makukuha dito. Kasi sa dami ng mga napitas, eh, sabi nga sa akin, basta nakakuha ka ng 150 sacks doon sa kalahating hektarya, sigurado makukuha mo yung 8 tons. Na 8 tons ay kalahati ng 16 tons na makukuha sa isang hektarya. So maraming mga nagbabalak magtanim ng mais. So para mag-guide po kayo, balikan nyo po yung ating mga naunang video. Ang dami na po nating shinare na mga kalaman tungkol sa pagmamais, yung pag-aabono. Yung unang pag-abono, para hindi ang mahal pa rin ng abono, do bumaba na raw ng 2,000 yata yung persa ko ng urea. Pero mahal pa rin po yon. So para may guide kayo ng tamang pag-abono, balikan nyo po yung ating mga video. Pinapakita ko po doon kung paano tayo mag-abono. At saka dito, tatamnan ko ulit ito ng mais para masubukan kung ano magiging outcome niya. Ito, gagawin ko dito zero tillage. Ganito na to, patatamnan ko ng mais. Dito sa one port, ito ay siguro try ko na ilalagay yung kwan, isang bag dito malalapit. Pero ang gagawin ko dito, magla-apply tayo ng organic. Siguro lalagyan ko ito ng 10 organic ngayon. Para makita yung outcome. Ano yung kaibahan, ano yung mga pagbabago, ano yung mga hindi dapat, at ano pa yung mga dapat nating i-improve. So patuloy lang po kayo sa pagsubaybay sa ating mga video para matuto po kayo at madagdagan gumanda ang inyong ani at kita, madagdagan ang inyong ani, lumaki ang inyong kita. So parehas po yung dami ng mga napitas dito at sa kabila, talagang makapal, marami. Eh, sabi nila, ito yung parang inaabangan kung ilan yung makukuha ko dito, kasi dati nga kinakantsawan ako dito na malilit lang yung bunga, pero iba yung naging outcome. Ganyan po yung bunga po, malalaki yung bunga, ganyan po, at karamihan ganyan. Na dry na to ng 12 days, pero ang ganda ng kulay. Yung kulay nito nung ikalawang araw na orange, hindi nagibago, hindi nagiba, ganun pa rin yung kanyang kulay. So makikita natin kung successful ba yung ating ginawa, yung ating method, yung ating procedure. Kung successful, pwede po nyong tularan, pwede po nyong gayahin. So ayan, nakakalat pa yung napakaraming mais. Hopefully bukas may sasako na natin ito. Makikita na rin natin kung nagtagumpay tayo sa ating hangarin na umani ng 16 tons sa isang hektarya. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa mga gumagaya po ng ating procedure, ang uniulit ko, yung ginamit ko dito na abono ay Viking Sheep Urea Blue, at saka yung winner. Ang ganda ng epekto po ng winner, kaya ito yung naging kanilabasan niya. Hindi yellow kundi orange yung kanyang kulay. Sa mga iba, ang nakikita ko yellow, ito orange. Nabilad na po ito ng 12 days. Pero ang tingkad na orange yung kanyang kulay sa, ayon sa nakikita niya sa video. Ito siguro yung epekto ng paggamit ng winner. So makikita natin kung ano yung magiging timbang nito pag ito'y naibenta na. So kagaya ng sinabi na sa akin, yung 150 na sack, labas na po doon yung target natin na 16 tons. Sana maka 150 na sack po tayo dito. Kung hindi man, okay pa rin. At least nakita ko na may nagbago sa ating ginawa. Alam ko na yung dati kong record na 13 tons sa isang hektarya ay lalampasan nito sa dami ng kanyang bunga at malalaki. So stay tuned po. Siguro pagkatapos isang linggo pa, malalaman nyo na kung
nakuha natin yung 16 tons o hindi. So, sa mga nagtatanim ng mais at hindi nagtagumpay, ulitin po ninyo at i-prepare po ninyo yung tamang inputs, i-prepare po ninyo yung tamang puhunan para hindi po kayo mabitin. Para, kagaya ko, makuha nyo rin yung malaking ani at lalaki ang yung kita. So, sa mga subscriber at mga viewer natin na silent, eh, good luck po. Eh, stay safe pa rin dahil kailangan pa rin tayong mag-ingat. Tulungan po natin ang ating sarili para mapahaba yung ating kalusugan o yung ating pagiging malusog at ganun din yung ating buhay. So, sa mga balak, may balak mag-success o mag-succeed sa pagtatanim, especially sa mais, sa sili, sa talong at iba pa, tumutok po kayo sa ating channel at sigurado ko gagaling po kayo. Punta po kayo sa ating website techpopop.net para lalo pong mapatibay ang inyong loob, lalo po kayong magkaroon ng kaalaman at magiging masigla po kayo sa inyong mga ginagawa. Enjoy lang sa ating ginagawa. Alam ko may mga viewer tayo na hindi nag-succeed, may mga viewer tayo na hindi umani ng malaki. Ulitin po natin, ganun din yung akin naging karanasan. Imagine, 5 years na puro failure. Pero ngayon, inaanin na natin yung bunga ng ating pinaghirapan dahil hindi tayo sumuko. Hindi po tayo nag-give up. So, ganun din po sana kayo. God bless po.